Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Ako nga po pala si King, breeder, owner po ng The Impaler Game Farm. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa mga nag-subscribe at sa mga nanonood po sa ating content. At shout out nga po pala kay Mr. Romnick Tolentino at kay Miss DM. Ayan, sa mga OFW po natin, mabuhay po kayo. Ayan. Bali sa araw na to, yung i-content ko po or i-share ko sa inyo tungkol po sa maintenance, kung ano po ba yung ginagawa ko rito sa mga manok panabong natin na wala naman pong breed, hindi naman po isasalang sa breeding o hindi naman po nakaschedule para sa contest. Ayan, bali i-share ko po sa inyo kung ano po ba yung mix ng feeds yung ginagawa ko sa yung mix po ng feeds na ipinapakain ko po sa kanila. Bali po sa maintenance, ang ginagamit ko pong feeds dito Integra, Cracorn, tsaka Concentrate po. Dry feeding po ako dito dahil mas gusto ko po yung mabilisang pagpapakain. Hindi na po ako nagbababad o hindi po ako naghahalo na kung ano-ano sa mga feeds ng mga nasa maintenance natin. Kasi po ako lang po mag-isa rito. At hindi ko na po sila, parang kulang na po ako sa oras kung artihan ko pa yung pagpapakain, yung magbababad-babad pa ako, yung ganyan-ganyan. At mas gusto ko po yung lakas ng palo kapag nasa dry feeding po ang binibigay. Mas kursunada ko po yung snap ng palo nila. Bali nga po pala, ang feeds nga pala na binibigay, ang halo po ng feeds ko ay 10 kilong Integra 3. Tapos 10 kilong ordinary na Cracorn at 5 kilong 7 kinds na ordinary na Concentrate. Pinaghahalo ko po yon at 35 grams po ang binibigay ko sa mga bawat manok na nasa maintenance. Ayan, at wala po akong ini-inject sa mga yan, wala po akong sinusubong vitamins, zero inject, zero vitamins po. At kapag po hindi ko po kursunada ang katawan ng isang manok, hindi ko na po pinag-aaksayan ng panahon yan, ina-out ko na po. At hindi ko naman po sinasabi na kapag manipis ang manok, reject po. Mas gusto ko po yung may katawan, yung mas yung may lapad yung manok. Dahil mas madali pong ihanda yun. Kumpara nyo po sa mga payat na pagtsatsagaan nyo pa pong ipalakihin para mag-aaksaya pa po kayo ng maraming gamot o maraming panahon para pagandahin yung katawan nun. Ang masasuggest ko lang po, pumili po kayo ng isang material na nandun na po yung mga gusto ninyong katangian. Pumili po kayo ng mga linyada na nandun na po pala yung mga gusto nyo sa isang manok. Yung may lapad siya, matangkad siya o ano, basta pili po ng gagawin yung material, dun nyo na po hanapin yung gusto nyong katawan na mapalabas sa mga magiging palahi nyo. Hindi po yung pagtsatsagaan nyo yung payat at gagastos po kayo ng pagkarami-raming kung ano-anong vitamins o ano-anong inject na ibibigay nyo para lang tumaba or lumapad. Wala pong ganon. Ang mas maganda pong gawin nyo, yung mga pera po ng ipagbibili nyo ng mga vitamins o pampalapad ng manok, ipunin nyo po at kumuha po kayo ng manok na malapad, maganda ang station, at ideal po na manok para sa inyo. Kapag payat po ang manok, wala po, hindi po tatabayan kahit pakainin nyo pa po ng pizza or burger po yan, wala po. Hindi po lalaki ang katawan niya. Ganyan po kasi yung ano niya, ganyan po kasi yung katawan niya. Kaya wala na po tayong magagawa dyan. Kahit pakainin nyo pa po ng lansones o mansanas araw-araw, ya, wala na po kayong magagawa dyan. Pero kapag ang manok na inaalagaan nyo ay talagang malalapad ang katawan at may magagandang palo, may magagandang cutting, kahit pakainin nyo lang po ng kanin yan, magugulat po kayo sa katawan niyan. Kayo na po ang magre-reduce mismo ng mga katawan nila dahil yun po yung built ng katawan nila eh. Nasa lahi po nila yung mga ganun. Kaya ang maipapayo ko lang po, mag-umpisa po kayo sa mga material na magaganda po ang katawan at yung mga hindi po kagandahan ng mga katawan, huwag nyo na pong alagaan. Bali, hindi ko, inuulit ko po, hindi ko po sinasabi na ang mga manok na walang katawan reject or hindi sila dapat paramihin. Ito po yung
ito po yung ano, kumbaga sa akin, ito po yung option ko. Ito po yung hinahanap ko sa isang manok para hindi na po ako mahirapan. Unang-una, bakit kailangan ko ng mga magagandang katawan ng mga material? Unang-una po, kasi minsan lumalaban po tayo sa mga stag. Ang mga stag po natin dapat po may laman po sila, dapat nasa lahi po nila ang malalapad ang katawan. Kasi po ang stag, pag nilaban nyo po yan sa edad nilang mga 9 to 10 months, pag payat po ang stag nyo, pag tinamaan po yan, mahihiya na pong bumangon yan. Totoo po yon. Iba po ang may mga may lapad ang katawan at may ano po, at may kumbaga solid ang katawan sa stagan. Kapag tinamaan po yan, nakakagawa pa po ng paraan niya para mailusot po ang laban. Pero kapag payat po ang stag nyo, at sinagaan nyo lang silang sinagaan nyo lang silang paramihin or alagaan kasi wala kayong choice, sad to say po, pero hindi po tatagal yan. Inuulit ko po, ang mga payat na mga stag or ang payat na manok, pag tinamaan po ng tarian, mahihiya na pong bumangon yan. Ayan. Ang ginagawa ko po rito sa kanila sa maintenance, yun na po yung mixture ko ng feed sa umaga, 35 grams, sa hapon po, 35 grams din. At ang ginagawa ko po sa kanila, on time lang po napakain. Wala pong inject, wala pong subo na kung ano-ano. Kasi meron, sa experience ko po dati, nung mga nasa, mga way back po siguro, mga 2010, pababa, mga dyan po, mga 2010. Kapag may manok po ako dati noon na hindi maganda ang ipinakita sa bitaw, kung ano-ano po ang pumapasok sa isip ko noon. Kung ano-ano pong gustong vitamins ang ibigay, kung ano-anong vitamins po ang gusto kong ibigay, kasi naniniwala po ako dati na ang isang vitamins po ay kaya pagalingin ng isang bulok na manok. Yun po ang paniniwala ko noon, noong mga time na nag-uumpisa pa lang po ako, which is mali po. May mga manok po talaga na hindi maganda ang galaw nila nito, pero sa susunod ay nagiging super sila. Wag nyo pong gawin yung porque hindi po maganda ang pinakita ng manok nyo, loloadan nyo ng loloadan ng vitamins at inject at kung ano-ano pong gagawin nyo sa kanila kahit nasa maintenance lang naman sila, para po pagdating nyo sa spar, may makikita nyo po na may rat-rat na, may power na ganyan. Mali po yan. Maghanap po kayo ng manok na magaling, malakas, at magaling po siyang mag-adjust sa laro ng kalaban. Yun po yung mga mamanokin nyo. Huwag po kayo magmanok ng mga tanga. Yun po. Huwag po kayo magmanok ng ganun, yung laging nauunahan. Antari po, pag nakauna po ang kalaban, sige, nisigurado ko po sa inyo, pag naunahan po ang manok ninyo, ano na po yan? Malaking advantage na po yan ng kalaban kapag nakauna sila. Dapat po lagi po tayo nauuna. Hindi po natin masusure ang resulta ng laban. Sa bitaw-bitaw po dapat namimili po tayo ng mga, lagi po siya ang nakakauna, hindi yung lagi siyang nauunahan, yung magpapapalo muna bago siya gumante. Ang ganti po sa bitaw, natural na lang. Kasi wala naman pong ano yan, wala naman pong bakal na dala yung mga yan. Kaya ang ganti po pag sa bitaw, normal po yan. Dapat sa bitaw pa lang po yung mga mamanukin nyo na talagang nakakauna na sila, na i-deliver nila ng maayos yung mga palo nila at inaabot nila ng maayos yung palo nila, hindi yung tinutulak nila yung kalaban. Meron po akong napapansin, ito po para lang sa akin, may mga manok po na kapag binitaw mo, akala mo malakas kasi tumilapon po yung isa. Sa paniniwala ko po, mali pala po yun. May mga manok po kasi talagang patulak ang palo. Iba po yung manok na walop yung palo, yung galing po sa side. Iba po yung ganon sa mga manok na patulak. Yung mga ganong klaseng manok po, hindi ko po minamanok yan. Ang gusto ko pong manok, timing lang po siya, magaling po siya mag-adjust sa mga nakakalaban niya. At magaling po siya mag-deliver ng kanyang paa. In short po, magaling po ang cutting niya. Yun na po ang hanapin natin sa isang manok. Bago po natin siya i-breed, bago po siya natin hanapan ng mga lahi, para sa susunod po ng mga palahi nyo, hindi na po kayo hirap sa mga gagawin nyo sa manok nyo. Na ganito, bibigyan nyo ng mga kung ano-ano para gumaling yung manok. Hindi po.
Mag-umpisa po kayo sa mga manok na magagaling. Mag-umpisa po kayo sa manok na galing po sa nagpapanalong pamilya. Huwag po kayong magmanok ng or huwag po kayong magparami ng lahi galing sa isang individual na magaling lang. Dapat po yung lahi nila magaling. Dapat po yung lahi nila talagang winning line. Ayun po. Sa maintenance po, para hindi po kayo mahirapan kung ano pa yung gagawin nyo sa mga manok nyo, magmanok po kayo ng mga malalapad. Malalapad ang katawan, magagaling, malalakas. At hayaan nyo lang po sila sa cord. Tubigan nyo lang, linisin nyo lang yung tubig. On time lang napakain. At huwag nyo po silang iistorbohin. Yan ganyan, sa oras po ng tulog nila, huwag nyo lang po silang iistorbohin. At sinisigurado ko po sa inyo, hindi na po kayo mamumroblema sa performance ng manok nyo. Dahil nasa lahi po yan, wala po sa pagkain yan. Ang isang manok, ang isa pong bulok na manok, kahit anong pakain nyo dyan, kahit orderan nyo pa po yan ng mga masasarap na pagkain sa Jollibee o sa McDo, hindi po gagaling yan. Ikumpara nyo po sa quality na manok, kahit crack corn lang at pellet ang ipakain nyo dyan, 50-50. Talagang pag namalo po yung mga yan, masisiyahan po kayo sa palo ng mga quality manok. Ayun lang po. Maghanap po tayo ng mga mamanokin natin. Huwag po tayo mag-aksaya sa mga reject. Huwag po natin gawing basurahan ng ating manukan. Mag-invest po tayo sa talagang totoong mga material. Bali sa araw na to, ipapakita ko po sa inyo itong aking pumpkin sweater. Susubukan ko po ito sa December 20. Kasi may kaibigan po ako dito na pumunta rito sa akin. Sabi niya, King, baka pwede mo naman akong pahandaan ng isang manok dyan kasi kulang ako. May sasalihan kasi siyang derby. Kulang yung manok niya. Kaya sabi ko, sige, total. May gusto rin naman akong subukan na linyada kung talaga bang akong medyo napapanatili ko pa ba yung winning line nila. Kaya ito sa 20, sana swertehin tayo at manalo, lumusot po. Ayan. Bali, isasama ko lang po yan sa entry ng kaibigan ko. Sa bali, test blood na rin. Sabagay, okay naman po yan, mga linyadang yan. Bago ko po manukin yung mga yan, subok naman po ang mga linyada. Pero iba pa rin po kapag medyo kada pasok natin ng linyada, masubukan po natin kahit pa isa-isa lang. Hindi po ako nasasabi na maglabang kayo. Hindi po talaga kasi natin maiwasan na maglaban kasi ito po yung sports na pinili natin sa ayaw at sa gusto po natin. Dadating po tayo sa araw sa punto na magsusubok po talaga tayo ng linyada. Ayan, bali dito po sa The Impaler, hindi po ako nagpaparami ng hindi ko po subok na linyada. Bawat linyada pong nandito sa akin ngayon, nagpe-perform or sumasali po ito sa mga mabibigat na mga derby. At ini-scout ko po muna yung breeder bago kukuhaan na ng material yan. Papakita ko po sa inyo yung susubukan ko sa December 20. Bali po yung mga kapatid po nito, yung mga lahi po nito, pinadala ko na po sa mga buyer natin. Dyan po sa Samar, sa Maynila, at sa Cebu. Kung saan pa po yung ibang mga kapatid nito. Bali, iniiwan ko po sa akin dito yung hindi ganun kalapad kasi nakakahiya. Nakakahiya naman po pag pinadala po natin, yung regular lang ang katawan, iniiwan ko po rito yun dahil ako po yung gumagamit sa mga yun. Ayan. Ay, papakita ko po sila sa inyo. Ayan. Bali, ito po yung pumpkin sweater na susubukan natin sa December 20. Ayan. Bali, subok na rin po ito kaso kinakatikati lang po talaga. Ayan. Ayan siya. 9 ano po siya? Mag-11 months po siya ngayon. Ngayong December 11. Ayan.
Ayan po siya. Isa po yung pumpkin sweater. Bali po yung mga, yung nanay po nito at mga tita, eh minamaximize ko po yung breeding kasi ang dami pong order sa akin nito. Kaso ilan lang po yung maka-out ko kasi dumadaan pa po yan sa mga sa selection natin. Kapag hindi po nakapasa sa selection natin, eh hindi ko po pinapadala sa mga buyer natin. Kaya dapat po eh yung mga ibig sabihin yung mga pinapadala ko po talaga eh yung solid na solid po yung katawan, punong-puno at may bigat na po yung palo kahit months pa lang. Ayan. Diba? Sana po iswertehin tayo sa December 20. Ayan. Sasali po natin sa derby to. 11 months old po. Ayan, pumpkin sweater. Ayan siya. Ayun, sana po eh samahan po tayo ng ano, sana po eh samahan po tayo ng swerte. May palo na rin po 'yan, may ano na rin 'yan, may timing na rin, may maganda rin po ang cutting niyan. Swerte na lang po. Swerte na lang po yung kailangan natin. Dito po eh talagang pag ako po naghanda po ako ng manok, eh hinahanap ko po yung manok na magaling. Hindi ko po pinag-aaksay ng panahon yung manok na bulok. Ayan. At sana po iswertehin lang tayo at makalusot. Yung mga lahi po niyan, eh, minamaximize ko po yung breeding sa ngayon. Kaya sana po eh, makapagparami po ako niya sa susunod na, ano, na buwan. May mga pailan-ilan na rin po ako na load sa incubator. Ayan siya. Bali, yun na lang po at maraming salamat po ulit sa panonood nyo at sa mga nag-subscribe po. Maraming salamat po at binibigyan nyo po ng oras para mapanoorin itong ating content. Malapit na po tayong umabot sa ano sa 500 subscribers. Sana po ay madagdagan. Ito po muli si King ng The Impaler Game Farm. At enjoy lang po tayo sa pagmamanok. Salamat po.